Mga kapatid, ang lulutuin natin ngayon, sisig na puso ng saging. So, ang gagawin natin ngayon, iiwain muna natin yung puso ng saging sa gitna. Yan. Tapos, bubuhusan natin suka para hindi mangitim. Bubuhusan natin ang suka, mga kapatid. Yan. Para mga hindi mangitim yung puso ng saging, tapos bababad natin siya dito. Pusan natin para hindi mangitim yung puso ng saging. Iiwain ko muna to. Tapos, saka natin ipiprepare yung mga ingredients. Mga kapatid, kasi kaya nilalagyan siya ng suka para hindi mangitim yung puso ng saging. Yan. Yan. Kasi pag hindi mo nilagyan ng suka, mangingitim yung ano? Mangingitim yung puso. So, yan. Natin siya ng suka. Yan, mga kapatid. Yan, babad natin siya ng suka. Tapos, gagayatin natin siya. Tapos, dito rin natin siya ilalagay. Tignin natin yung region sa may suka para hindi mangitim. Yan ang paggayat ko. Kanya-kanyang style yan ng pagluluto. So, ang style ko, binababad ko siya sa suka para hindi mangitim yung puso ng saging. Kasi, kung hindi mo siya binabad sa suka, itim ang kalalabasan ng puso. So, masarap to sa kanin. Puso na saging. Tsaka, para matanggal din yung pakla ng puso na saging, kaya binababad siya sa suka. Suka. Tagapan natin siya ng suka, mga kapatid. So, kulang siya sa suka. So, busan pa natin siya ng suka para hindi siya mangitim. Yan, pag-iwa. Nilalagay mo, lamasin mo na rin para na ano yung suka. Patentado na naman ang hapunan nito. Sigurado, taob. Paborito nila to eh. Puso ng saging. Yan, ganyan lang pag-iwa para tingnan mo, hindi siya nangingitin. Pag nilagyan mo na siya ng suka, nilagyan mo siya ng suka. Hindi nangingitin. Kung hindi mo nilagyan ng suka yan, sobrado, ang kalalabasan yan, maitim na kagad. Yung puso ng saging, hindi pa nagigisa. So, yan.
yan ang technique dyan para hindi mangitim ang puso. Sarap nito pagkaluto mamaya. Ganyan ang paghiwa ko. Susunod na makakita kayo ng puso ng saging at hindi nyo alam kung anong gagawin nyo, subukan nyo itong sisig. Sobrado. Patentado yan. Sarap. Sarap na. Ha? Patentado pa. Namasin lang para siya mangitim. Ang ngiti mo kasi meron siyang suka. Pagdagan ko siya uling suka. Parang naubusan na siyang suka sa papat. Yan. Ah, mga kapatid. Last na to. Isa na lang. Pwede na natin siyang lutuin. Tapos, pagkatapos natin na nahiwa ang puso, pwede natin siyang lagyan natin siya ng asin para matanggal talaga yung pait ng puso ng saging. So, tapos, lamasin natin siya. Lamasin ang lamasin para tanggal yung ano, yung sinulid niya, yung sinulid ng puso. Diba meron siyang hibla para matanggal yung hibla ng puso ng saging. Tsaka yung pait. Yan. Ganyan lang, lamasin lang para matanggal yung pait. Yun yung pag nilagyan nyo siya ng suka, o tignan nyo, hindi siya nangitim, oh. Oh. Pero pag hindi mo nilagyan ng suka yan, pag hiwa mo pa lang, ha? Paglagay mo dun sa lalagyan mo, kada hiwa mo, nangingitim na siya kagad. Yan, oh. Slamasin mo. Sarap nito. Pa rin. Yan. Pampatanggal ng pait ang suka at asin. Para hindi mapait ang sisig na puso ng saging. Okay. Once na natapos nun siyang himasin sa suka at asin, pwede nyo na siyang pigayin. So, ipigayin nyo siya. Ipigayin nyo para matanggal yung suka. Yan. Ipigayin nyo. Okay. Hibla pa yata. Ayan. Pagkapiga nyo, kailangan mapiga para matanggal yung suka. Okay? Ayan, mga kapatid. Simple lang. Pagluluto ng sisig, puso ng saging. Natutunan ko to sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko. Kasi lahat kami magkakapatid, ha? Marunong kami magluto. Ito kami magkakapatid, lahat kami marunong magluto. Okay? Tapos yung natitira sa lahi natin. Sayang eh. Ba? Sala, piga.
Pagkatapos ng napiga, babalawan natin siya ng tubig. So, babalawan natin siya ng tubig para matanggal yung asim. Okay? So, kuha tayong tubig. Ingredients ng sisig ng puso ng saging ay sibuyas, bawang, pamintang durog, patis, kalahating cup ng suka, breast chicken, hiniwa ko na, at ang pinaka-importante sa lahat, puso ng saging. Ayan, umumpisa na natin ang pagluluto ng sisig ng puso ng saging. Bigyan ko siya ng mantika. Ayan, painitin muna natin ang mantika para pwede na natin ilagay ang mga bawang at saka sibuyas. Ako, pag nagigisa ako, inuuna ko ang sibuyas para hindi masunog ang bawang. So, lagay na natin ang sibuyas. Yan. Yan. Pag nagigisa ako, inuuna ko talaga ang sibuyas. Mukhang naparami tayo ng mantika. Wait, ano ah. So, lagay na natin ang bawang. Yan. Yan. Yan natin munang maluto ang bawang. Yan, pwede na yung bawang. Lagay na natin ang breast chicken. Yan, muna natin maluto ang manok. Sarap nito. Pwede natin lagay ang puso ng saging. Pwede natin ang puso. Ayan mga kapatid. Luwin natin. Sarap nito. Sigurado yan. Pagluluto ng sisig ng puso ng saging kanya-kanyang style ng pagluluto. Sa akin, yung style ko, ganitong pagkakaturo sa akin. So, ina-apply ko lang sa inyo kung paano yung natutunan ko na magluto ng sisig ng puso ng saging. Okay? Lagay na natin ang pamintang durog. Yan. Natin pamintang durog. Luwin natin. Lagyan natin siya ng patis. Lagyan natin siya ng patis.
Nasa inyo kung gaano karaming patis ang gusto niyo ilagay. Nasa panlasa niyo kung gaano ba kaalat ang gusto niyo. Kayong bahala. Basta sa akin, katamtaman lang. Okay? Pwede na natin lagay yung kalating tasang suka. Huwag natin siyang haluin para hindi mag-iba ang lasa. Hayaan natin siyang kumulo sa suka. Kukuloy natin siya sa suka. Pwede natin siyang takpan. Tignan natin. Yan, kumulo na siya. Wow, bango. Pwede na siyang dagdagan ng half cup of water. Kalahating cup ng tubig. Tapos, lagyan natin ng secret ingredients. Natin siya ng secret ingredients. Ayan muna natin siyang kumulo. Tapos, saan natin tikman. Tignan na natin. O yan, mukhang pwede na. Luto na. Pwede na natin patayin ng stove. So, pwede na natin siyang tikman, mga kapatid. Itikman na natin siya. Medyo mainit, baka mapaso tayo. Okay. Perfect. So, yan, pinatagi ko na ang stove. Bago pala ako magpaalam, shoutout muna kay Barn Dale. Pakipollow na rin siya sa YouTube. Barn Dale. Shoutout din sa mga Caldawa Boys. HHA Property Division, CTS Group, shoutout din sa Family Valladolid, Garcia Family, Cortez Family, Ignacio Family, Dale Family, Scotto Family, at higit sa lahat, Edma Family, shoutout sa inyong lahat. Salamat sa panonood sa aking video. Paki-subscribe na lang ang aking channel. Paki-hit din ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga susunod na mga video. Maraming salamat, mga kapatid. God bless you all. Paalam.